meron akong ginagawang bagay na baka hindi nyo magustuhan. Nagbabasa ako ng libro. Boring, di ba? Of all the things that you can do with your smartphone, panonood ng YouTube videos, panonood ng Netflix videos, paglalaro ng mobile games, pwede mo sabihin na nasa kamay ko na lahat. As in lahat, pero pinili ko pa rin magbasa. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Nung simulan nag-suspend ang mga klase sa PLM noong March 9, 2020, masaya ako at di ko itatago yun. Pahinga, free time, yan ang mga hinahanap ko. Yung mga oras na tapos na yung klase, mga araw na walang pasok, at alam kong hindi ako nag-iisa dito. Pero ngayong nakuha ko na, ngayong nararanasan ko na tong walang sawang pahinga, may isang salita na palaging umiikot sa utak ko. Unproductivity. Now, di ko sinasabi to para may tamaan. Sarili ko ang tinutukoy ko dito. Pero bakit? Ba't ako mag-iisip ng isang bagay na magkocontradict sa gusto ko? Ang weird, diba? Pero balik tayo sa sinabi ko kanina. Ano ba talaga yung gusto ko? Pahinga. Marami akong nakitang definition sa internet ng salitang pahinga or sa English, rest. Nandun yung freedom from activity or labor, a state of motionlessness or inactivity. Pero kung gusto ko talaga ng pahinga, ba't ko pa rin nagugustuhan to? May ginagawa ako dun eh. Isang activity, ang pagbabasa. Babalik na naman tayo sa simula. Akala ko nababaliw na ako until nung nalaman ko yung isa pang meaning ng rest. Having peace of mind or spirit. May tatlong libro akong nabasa ngayong quarantine. The Subtle Art, Atomic Habits, The Motivation Myth. Mga non-fiction na libro to. At dahil doon, for sure na lessons ang mga dala nito galing sa mga tunay na buhay. Marami akong natutunan sa mga librong to. For example, itong una, The Subtle Art. Marami akong nabasang libro noon at may hilig na talaga ako sa libro or at least sa pagbili nito. Kasi usually, bibili ako, magbabasa na onte, at yun lang. Hindi ko natatapos, kaya ito talaga yung nagbukas ng isip sa akin at talagang nagpa-ignite ng apoy ko sa pagbabasa. I believe that today we're facing a psychological epidemic. One in which people no longer realize it's okay for things to suck sometimes. Sinasabi ng libro na to na tayo, specifically sa generation natin ngayon, ayaw natin ng mistake. Ayaw natin magkamali. Sa society natin ngayon, dahil madali na lang makipag-compare sa iba, nag-e-end up na napipigilan tayo sa mga bagay na gusto talaga natin gawin. Whether ang maging reason natin ay baka magkamali tayo or mapahiya tayo. Tinuturo ng libro na to na pumikit mula sa opinion ng iba at magtiwala na kahit bumagsak ka, okay lang yan. Sabi ko nga kanina, marami akong natutunan sa librong to. Pero may isang bagay na nagbago sa akin. Isang bagay na di ko makakalimutan. At isang bagay na alam ko dahil dito, marami pa akong may improve sa sarili ko. At ayun ang magpahinga. Kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!